Kilala mo ba ang kauna-unahang idiniklarang Pilipinong Santo? Siya si San Lorenzo Ruiz. Si San Lorenzo Ruiz ay ipinanganak noong 28 ng Nobyembre, 1574 sa Binondo, Manila. Ang kanyang ama na Chino at ina na Pilipina ay parehong Katoliko, kaya't siya'y namulat din sa pananampalatayang Katoliko. Sa murang edad ay naglingkod si Lorenzo sa simbahan ng Binondo bilang sakristan. At pagkaraan ay naging miyembro rin siya ng Confraternity of the Most Holy Rosary na sinimulan ng mga Dominikano. Paglipas ng panahon, siya ay naging eskribano na siyang namamahala sa mga dokumento sa simbahan. Si Lorenzo ay isang mabuting asawa kay Rosario at sila ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Ang kanyang pagiging mabuting Katoliko ang siya rin naging daan upang ang kanyang simple at masayang pamilya ay maging mapagmahal at mapalapit sa Diyos. Ngunit noong taong 1636, isang pagsubok ang dumating sa kanilang pamilya. Si San Lorenzo Ruiz ay inakusahang pumatay sa isang Espanyol. Mahal, may mga umahabol sa akin. Kailangan kong umalis. Lorenzo? Bakit anong nangyari? Nanganganib ang buhay ko. Naalala mo yung naikwento kong Espanyol na nakasagutan ko noon. Sabi nila pinatay daw. At ako yung tinuturong pumatay sa kanya. Wala akong kasalanan. Pero saan ka pupunta? May misyon na pupuntahan sila, Father. Hingi ako ng tulong para makaalis dito. Ang mga bata, ikaw nang bahala magsabi sa kanila. Mag-iingat kayong lahat. Mahal na mahal ko kayo. Babalik din ako. Upang maprotektahan ng kanyang pamilya ay naisip niyang lumayo at sumama sa misyon ng mga Dominikanong pari. Ang kanilang barko ay naglayag noong 10 ng Hunyo, 1636, papuntang Okinawa, Japan. Doon ay kasama niya ang 3 Dominikanong pari na sina Antonio Gonzales, Guillermo Cortet, at Miguel de Alzoraza, isang Hapon na pari na si Vicente Shawazuka de la Cruz, at isang laiko na si Lazaro ng Kyoto. Noong mga panahong iyon, mayroong higit kumulang 50,000 Kristiyanong mananampalataya sa Japan. Ang iilan sa mga mananampalatayang Kristiyanong ito ay ipinapatay ng Tokugawa Shogunate. Sa kanilang pagdating sa bansang Hapon ay ginampanan ng mga praile at ng mga kasama nito ang kanilang misyon. Hindi nagtagal ay natunton sila ng mga Hapon. Sila ay dinakip at pakakawalan lamang kung tatalikuran nila ang kanilang pananampalataya. Ngunit pinili pa rin nilang manindigan sa kanilang pananampalataya. At dahil dito, sila ay pinahirapan at ikinulong ng 2 taon. Ngunit hindi rin nagtagumpay ang mga Hapon kaya't pinugutan nila ng ulo ang mga praile at binigyan ng pagkakataong makalaya si Lorenzo kung tatalikuran nito ang kanyang pananampalataya. Isa akong Katoliko at buong puso kong tinatanggap ang kamatayan para sa Panginoon. Kung ako man ay may 1,000 buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Kanya. Ang unang milagro na kaugnay kay San Lorenzo ay nangyari noong Oktubre 1983. Si Celia Alegria Policarpio ng Kalinog, Iloilo ay gumaling sa sakit na brain atrophy o hydrocephalus noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Ayon sa kanyang pamilya, sila ay nananalangin sa Diyos sa pamamagitan ni San Lorenzo Ruiz. At noong ngang 28 ng Oktubre 1987, si San Lorenzo Ruiz ay idineklarang santo ni Saint John Paul II. Si San Lorenzo Ruiz ay patron ng Pilipinas, mahihirap, overseas Filipino workers, kabataang Pilipino, Chinese Filipinos, Filipino altar servers, Tagalogs,
at Archdiocese of Manila of the Philippines. Bilang mga mananampalataya, tayo rin ay hinihikayat na maging katulad ni San Lorenzo Ruiz. Maging matatag sa anumang pagsubok, laging panghawakan ang pananampalataya at magkaroon ng paninindigan sa kanyang pinaniniwalaan. Sa gayon, ang Diyos mismo ang magbibigay ng biyaya, hindi man dito sa lupa, kundi sa langit kasama niya. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sasanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan. Hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan. Sa palad mo ilalaan. Sa palad mo